ito. Silipin natin. What's up mga kalayon, welcome back pala syempre dito lang sa Jomalong Work Travel. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. February 2, samahan nyo ako at meron tayong iikutan, no? Ito kakakita ko lang kanina eh. Meron na kasi akong nakita ng habong-habong dito sa may gilid ng Ayala Bridge. Tignan natin kung tama nga yung hinala ko na yun nga yung nakikita ko. Andito tayo sa paligid ng SM Manila, pati na rin ng Manila City Hall. Syempre ito yung mga vending stall na ginawang legal, no? O dati may silang, dati na silang may mga pwesto dyan, basta nilagay lang sila sa tama, nilagay lang sa legal. So meron silang vending stall na binabayaran, which is 8 sa umaga, 8 sa hapon, takwa rin sa buong mag araw. Kaya yan yung pwesto nila, maraming bumibili. So yung mga pumupunta ng City Hall, yung mga pumupunta ng SM, yung mga naghihintay ng mga requirements sa City Hall, pagka may mga sobrang oras sila o kaya gustong kumain, nagugutom, dito sila kumakain sa mga vending stall na yan. So apat yun, nandito sa may gilid. Tapos dito sa kanan natin, nandito syempre yung Bonifacio Shrine o yung Cartilla. Tapos syempre Manila City Hall, tapos SM Manila. Itong mga e-trike na to na nakikita nyo, yung mga kulay dilaw, inalaw sila dyan na pila during the pandemic. Kasi nga, di ba, huwag nyo matatandaan na syempre marami na wala ng trabaho. So yung mga tricycle driver na yan, yung mga e-trike driver na yan, so sila yung mga pinayagan para makabiyahe. Up until now, nandiyan dyan na sila. Meron lang tayong sisilipin. Nadaanan ko kanina eh, pero hindi kasi ako nagba-vlog kanina. So ngayon, plano natin daanan. Bagong-bago mga kayan, February 2, araw ng Martes dito sa Pilipinas. Tuesday. Shoutout sa lahat ng subscribers natin, sa lahat ng mga viewers natin na nanonood at nag-aabang ng vlog natin. Maraming salamat dito sa mga nag-message sa Facebook page. Naka-schedule na sa akin yan yung mga gusto nyo nga padaanan natin. Wakali tayo rito sa Ayala Boulevard. Sa kabilang side ng Ayala Bridge yun eh. Titingnan natin kung pwede natin mahintuan. Kung hindi, alanganin yung magiging pwesto ko. Tingnan natin o kaya maglalakad ako. Medyo kalagitnaan yung sinasabi natin. Parang bahay na eh, no? Hindi ako bubong lang kasi nakita ko. Parang bahay na, pero check natin. Kakatawid lang natin ng Romualdez. At ito na ang Ayala Bridge. Pero hindi rito, nasa kabilang side eh. Kaya so kailangan pa rin natin mag-U-turn. Sana malaki yung proyekto para dun sa mga street dwellers.
Kasi ito talaga yung mana sa lansangan eh. Ito yung sinasabi ko mga kayo. Yun. Yung bubong-bubong na yan. Kita niya mga kayo. Susum ko na lang. Yan. So parang bahay siya. Hindi ko alam ha. Kaya dapat makatawid tayo sa kabila. Mag-u-turn tayo. Tapos feeling ko maglalakad na lang ako. Kasi alanganin pagka pumark ako dyan eh. So lalakarin ko na lang. Ayan o. Yan yun na yung sinasabi ko kanina. So sa gilid siya na Ayala Bridge yung pinakapaa. U-turn tayo rito. Parang bahay na eh, no? Parang bahay nga. Sige, U-turn tayo rito. Ah, yun, makakasampa ako dun. Yun yung matatandaan. Maraming mga e-trike dito. Ito yung kinliring natin. Kasama natin ng iba't ibang departamento. Ayan. Ginawa ng paradahan. Madalas din nakikliring yan ng MTPV eh. Kawawa naman itong mga street dwellers na to. So ito yung mga nasa lansangan. Delikado rin ito. Marami rin dumadaan ng mga sasakyan dun. Sana may proyekto. At sana may budget din, no? Alam naman natin na yung mga ahensya, yung mga LGU, actually maganda naman talaga ang ano nila eh. Ang goal talaga nila. Siguro, tingin ko, budget. Budget yung kulang. Kung hindi man, wala na akong ibang maiisip na paraan. Pero, ang naiisip ko kasing paraan is budget eh. Parang budget yung ang nakikita kong dahilan. Stop muna tayo rito. Medyo malayo-layo. Ah, pwede, pwede. Dito sa gilid na gilid. Eto. Silipin natin. Parang bahay. Tulugan nga oh. Parang bahay nga. So wala naman nakatira. Pero mukhang may tinutulugan. Dito kaya sa gilid na to. Gaya ng ibang street dwellers din, usually wala sa umaga, no? Gaya nung nakausap natin doon sa may ilalim ng Jones Bridge. Dito na tayo. Gaya nung nakausap natin sa ilalim ng Jones Bridge, meron tayong nakausap doon na taga Jones Bridge din sa ilalim, no? Ang kulit. Karamihan talaga ng street dwellers, wala sa umaga. So ang opinion nila doon, wala sa umaga kasi para iwas huli. So in short, uuwi lang sila doon sa mga kanilang bahay pagka gabi, pag matutulog na. So pag umaga wala kasi yung iba daw nangangalakal, yung iba nagtatrabaho. Pero kung nagtatrabaho, dapat may bahay din sarili. O kaya nangungupahan. Yung iba talaga wala sa umaga. So yung bahay na nakita natin doon, wala sa umaga, wala siya, walang tao, pero yung ano, mukhang higaan talaga, no? Positive, parang higaan talaga siya. Parang higaan.
Tapos siguro wala siya dyan, siguro baka nagtatrabaho. Kaya usually, kaya tama yung vlog natin sa ilanim ng Jones Bridge, talagang wala rin tao, kahit na mismo parang yun nga actually bahay na yun, pero walang tao. Kasi nga yung umaga pa yun, nung time na yun, wala yung mga tao dun. So ito yung sa likod ba o gilid ng Adamson University, dito tayo nagturo eh. Dito na tayo dumaan. So dalawa no. Favorite na favorite talaga ng mga street dweller yung mga bridges. It's either gilid, ibabaw, ilalim. Lahat na no. Nakakaawa in a way, pero gaya nga ng sinasabi ng iba na nagko-comment sa atin, actually choice nila yun kung magiging street dweller sila o hindi. Yan yung mga iba't ibang comment eh. Mga iba't ibang opinion, iba't ibang comment. Siyempre kanya-kanya yan. So yung iba dyan, kuro-kuro eh, di ba? Yung iba, sinasabi, choice nila. Yung iba naman sinasabi, kawawa. Yung iba naman sinasabi, kasalanan ng gobyerno o kasalanan mismo ng tao kung bakit nagkakaganon yung buhay nila. So halo-halo, no? Kung ako naman ang tatanungin nyo, para sa akin, kung ako, kung halimbawa ako lang, para sa akin kasi, dito mga kayan, pwede kang tumawid kahit red stop. Kasi nga wala namang pasok. Kasi ginawa itong pedestrian para sa mga estudyante ng Adamson. Okay, going back. Kung ako ang tatanungin nyo mga kayan, hindi lang ito kasalanan ng siguro halo-halo, no? Parang domino effect, no? Domino effect in a way na syempre may pagkukulang din yung gobyerno dahil siguro sa budget ng para doon sa mga street dweller. Actually, nagiging street dweller ang isang tao. Bakit ba? Sige nga, comment below nga kung bakit humahantong sa pagiging isang street dweller yung isang tao, no? Ako para sa akin siguro lack of education, no? Lack of education, kaya resulting to poorest of the poor. Tapos, hanggang sa maging street dweller na, kasi nga, wala nang mapambuhay sa pamilya niya, so nagkakasya na sila dun sa kahon. Tapos, at the same time, kakulangan din ng gobyerno, budget o proyekto para sa kanila. Kung ano man yung dapat na, kasi, ang gobyerno kasi, di ba, para sa lahat. Oh, mahirap, mayaman, although parang hindi naman siya applicable dito sa Pilipinas. Pero dapat ganun eh, no? Para sa mahirap, para sa mayaman, no? So walang pinipili. Yun lang eh, aking opinion lang, no? Domino effect, no? Resulting to sa mga ganyan, sa mga maraming problema. So maraming challenges ang Maynila. So kaya sana, huwag muna ang tumakbo si Yorme sa pagka-presidente. Kasi marami pang dapat ayusin sa Maynila, no? Yung tatlong taon na iisang termino na binubuno ni Yorme ngayon, medyo kulang pa eh, no? Kasi syempre ilang administrasyon ng nakaraan ang nagdaan hanggang sa lumala naging ganito. Tapos ngayon merong isang tao nangangarap na ayusin ang Maynila, which is ang ating Yorme Isko Moreno, na linisin. Sana lahat tayong community o lahat ng individual residing in Manila o kahit hindi sa Manila, merong cooperation doon sa pangarap ng isang tao. Kasi yung isang tao na yon, nagpupumilit ayusin yung Maynila, nagpupumilit baguhin yung dating administrasyon. Nangangarap na sana maging maayos, walang iba kundi ang Yorme Isko Moreno. Hindi naman tayo sumisip-sip, no? Pero actually kung laking Maynila ka, nakita mo yung Maynila noon at nakita mo yung Maynila ngayon. Sige nga, saan ka? Comment below. Ngayon, kung halimbawang magkakaroon ng election, which is mangyayari next year, matalo si Isko Moreno. Sabihin na natin, matalo si Isko Moreno. Okay, sige, tignan natin kung ano mangyayari sa Divisoria. Tingnan natin kung ano mangyayari doon sa mga lugar o sa mga area na pinaganda ni Yorme. Pagka ganun ba, nakita nyo, halimbawa, let's say, bumaboy lalo o bumalik sa dati ang Divisoria, matutuwa ba kayo?
Tignan natin, comment below. So, next year pa naman yung election, pero tignan natin kung ano yung mga magaganap. Antabayanan nyo, lagi tayong mag-update dito sa Jomo Long Work Travel. Medyo naglaylo ako, mapapansin nyo, ito mga nakaraang araw. Medyo naglaylo ako kasi medyo na-hospital yung asawa ko. Merong findings, merong diagnosis. Talagang medyo mas kailangan ako sa bahay ng mas maraming oras kaysa sa wala ako. Kaya medyo naglaylo ako, kung mapapansin nyo. Pero hanggat kaya ko, syempre magbablog at magbablog tayo. Syempre pangako ko yan sa inyo, nabibigyan ko kayong magandang experience sa bawat panonood nyo sa Jomo Long Work Travel. Thank you so much sa lahat na nakaintindi, sa lahat na nag-subscribe, sa lahat na nanonood at nag-aabang ng vlog natin sa araw-araw. Huwag kayong mag-alala, tuloy-tuloy pa rin tayo. Maraming maraming salamat po. Jomo Long Work Travel. Yeah! Hello mga kayon, kung nagustuhan nyo ang ating video or pwede nyo rin i-search ang Jomo Long Work Travel sa inyong YouTube app, click nyo na kahit anong video dyan at huwag nyo kalimutan i-like, subscribe at click nyo na rin yung bell notification para lagi kayong updated sa mga videos na ating i-upload. Thank you!